Panginoon sa kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at kapurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, ini kanyang mga isda't ibon, mga karagatan. May siyang banal at dakila, pihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lusan. Purihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Iniaalay natin ang banal na misang ito sa lahat na naging biktima ng Bagyong Christine. At ganun din naman, isinasama natin sa banal na misang ito ang mga kaluluwa ng mga taong pumanaw dahil sa nasabing bagyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na kapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kahalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo.
hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasukasuan. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ng lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hindi nais ng may kapal na sa lariparusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ng ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagpag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita.
iputulin mo na nakasisikip lang iyan. Sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Pakitignan mo ang iyong katabi. Tignan mo ang katabi mo. Tulog na naman yan. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, huwag kang judgmental. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. Ayan. Bakit? Ang tao kasi, napaka-judgmental. May nakita lang dito, mayroon na kagad sasabihin. Kapag may nangyari ito, anong sasabihin? Ay, yan ang naging sumpayan. Ay, yan bagay sa kanya yan kasi may ginawa siyang mali. Ah, maling-mali yun sapagkat ganito ang tagpo ng ating mabuting balita. Sapagkat, no, anong sabi ng mga Hudyo nung makita nila si Jesus, nung merong mga pinapatay si Pilato, anong sinasabi nila? Ay, namatay sila sapagkat sila'y makasalanan. Anong sabi ni Jesus? Hindi, nagkakamali kayo. At yung mga nabagsakan ng tori ng Siloe, anong sabi ni Jesus? Akala ba ninyo sila'y mas makasalanan kaysa sa inyo? Hindi. Ay, ano dito ang sinasabi ng Panginoong Jesus? Simple lang, lahat tayo ay makasalanan. Amen? At lahat tayo ay mamamatay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, mamamatay ka rin. Yan. Sapagkat ang kamatayan, walang makakatakas. Kaya dito, may pangatlong tawag ang Panginoon. Ano yung tawag ng Panginoon? Tayo ay ano? Magbagong buhay. Sabi niya, bagong buhay. Sapagkat wala nakakaalam kung kailan tayo babalik sa Diyos. Walang nakakaalam kung kailan tayo babalik sa Ama. Walang nakakaalam kung kailan natin makikita ng mukhaan ang poong Jesus Nazareno. Kaya tayo sinasabihan ng Panginoon, magsipagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Mas malaking trahedya kapag tayo ay kinuha na ng Diyos na hindi tayo nakapagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, pakibati mo ang katabi mo, mahal ka ni Lord. Bakit? Sapagkat ikay buhay pa. Amen? Aba, yung iba hindi na nagising. Yung iba hindi na nakaabot ngayong araw na ito. Ibig sabihin, ako at tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na ano? Magkaroon ng mga pagkakataong para tayo bumalik sa Kanya. Amen? Itong halimba, ito yung talinghaga na sinasabi sa ating mabuting balita. May puno ng igo sa isang ubasan. Tatlong taong hindi namumunga. Anong sabi ng may-ari ng ubasan? Putulin na natin ito. Walang silbi. Kumakain lamang ito ng mga vitamins and minerals. No? Wala namang siyang bunga, putulin na natin ito. Anong sabi ng tagapag-alaga? Huwag po muna. Gagawa ako ng paraan. Huhukayin ko ang paligid nito. Lalagyan ko ng pataba. Baka sakaling siya ay mamunga. At kung isa man ay nilagyan ko na, no, hinukayan ko na, pinataba ko na, subalit hindi pa rin namunga, sige po, putulin na natin. Sino yung puno ng igos? Tayo. Sino yung may-ari ng ubasan? Ng Ama. Sino yung tagapag-alaga? Ang Panginoong Jesus. Ay dito'y pinapakita sa talinghagang ito ang Panginoong Jesus. Lagi tayong binibigyan ng maraming pagkakataon upang tayo ay manumbalik sa Ama.
Si Jesus ay nagpapaalala kapag hindi tayo magbabagong buhay, may kalalagyan tayo. At saan yun? Sa impyerno. Gusto niyo ba sa impyerno? Huy! Gusto niyo sa impyerno? Tasa kami na gusto sa impyerno? O wala, di ba? Kaya tayo pinapaalalahanan ng mabuting balita, lagi tayong magsusumikap, magsisi at magbagong buhay. At ano ang tutulong sa atin dito ay napakaganda ng sabi ng unang pagbasa natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sa diwa ng pag-ibig, in the spirit of love. Ay dito'y pinapaalalahanan tayo ni San Pablo, hayaan natin ang espiritu ng pag-ibig ang siyang lumukob sa atin. At sino ba yung espiritu ng pag-ibig? Walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang aking tagagabay at ang ating gabay sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Ang Espiritu Santo nagtuturo ng tama at hindi tamang gagawin. Ang Espiritu Santo nagbibigay liwanag sa aking kaisipan at sa ating kaisipan na kung ang gagawin natin ay makalalapit sa Diyos o makalalayo sa Diyos. At ang Espiritu Santo ang tumutulong sa akin upang nang sa ganun, makita ko ang aking sarili kung ako ay nakakasakit na ako sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ang Espiritu Santo ay naguudyok sa akin, tignan mo ang iyong sarili. Ika'y puno na ng kasalanan, ika'y magbalik loob sa Ama. Yan ang magandang itinuturo ni Apostol San Pablo. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no, bagamat tayo'y iba-iba, tayo'y pinagbubuklod bilang isang simbahan. At sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, tinuturuan niya tayo na salaminin ang aking sarili upang nang sa ganon, maging handa tayo sa pagharap natin sa Panginoon. At itong sinasabi ng mabuting balita, kaysa magbigay ka ng kung ano-anong mga hatol, binaha sila, inulan sila, pinutukan ng bulkan, anong sasabihin ng ilan? Kasi mas makasalanan sila, kasi hindi sila nagbabagong buhay, maling-mali. Bakit? Tignan ko muna ang sarili ko. Pare-pareho tayong makasalanan, pare-pareho tayong lumalayo sa Diyos. Sino ako para sabihin na sila'y mas makasalanan? Bagkus ang hamon ng mabuting balita sa akin at sa ating lahat na naririto ngayon, ako'y magbagong buhay, ako'y magbalik loob sa Diyos. Dito sa ating simbahan, ang daming magpapakumpisal na pari, grab the opportunity. Huwag ho tayong matakot sabihin ang ating mga kasalanan sa pari, sapagkat kapag tayo ay pumupunta sa sakramento ng kumpisal, hindi si Father ang inyong kinakausap, hindi si Father ang sinasabihan ninyo ng inyong mga kasalanan, ng aking kasalanan, kundi ang sinasabihan natin ay yung Panginoong Jesus. Huwag ika tayong matakot, no? Upang nang sa ganun, tayo ay maging malinis at karapat-dapat na humarap sa Diyos. Subalit, ang hamon ni ganito, hindi pagkatapos ng kumpisal, balik sa dati. Hindi ganon. Ano? Pag tayo lumabas ng kumpisalan, tayo humingi ng tawad sa Diyos, gagawin natin to continuously. Amen? Hindi na pagkatapos ng kumpisal, balik ka sa dati. Mali. Hindi. Hindi kayo pupunta dito sa simbahan, hindi kayo magdadasal, hindi kayo sabi, okay, Lord, ako magpapakabait. Paglabas mo ng simbahan, hindi gayon pa rin, mali. Kung ano ang grasyang natanggap sa Diyos, gamitin sa buhay ko't buhay natin upang nang sa ganon, ako at tayo ay maligtas. Amen? Makasalanan ako, makasalanan tayo, naandiyan ang poong Jesus Nazareno upang tulungan tayo magbalik loob sa Ama. Naandiyan ang mahal na poong Jesus Nazareno na tuturuan tayo ng tamang pagbabalik loob. Nandiyan ang poong Jesus Nazareno upang tayo'y alalayan
na makapagbagong buhay, maituwid ang buhay, at higit sa lahat, mapalapit sa Ama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbalbalik loob. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig naway magpaalab natin, nanalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik-loob na bayang lumalapit sa iyo. Nang may kababaang loob at pananampalataya, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo hinihingin sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumang ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ang likas. Sa pagkupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helang nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso
at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghemong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang Cordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatay inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lemista ng katawan ni Kristo at isubogad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Maninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sabihin mo ito, ating pagsaluhan, katawa at dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Dugo ni Kristong buhay, inatihat ang pagkain, at ang malay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa pagkain ng ito, ating pagsaluhan,
kaluluwa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating tas at tanggulan ang Diyos at Diyos ating lahat. Ang Diyos at Diyos. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Niahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katuguan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang pag-ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Sabay-sabay tayong aawit. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinduo ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng mamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Nazareno, binarinal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluan natin ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Ikaw ang lahat ng
Padre Jesus Nazareno.